sa merkado ng gulay. Nakahat ng ulo ng manok. Pagkatapos ay inilagay ang ulo ng manok sa isang garapon. Isa pang bagong laruan. Nakikita mo ba? Ito lang ang mahalaga sa kanya. Ngunit ngayon, napakasaya ng bata. Nakita yun ng ama. Kaya't sinaktan siya nito. Sinundan siya ng maraming taon. Nakita niya ang isang lubid. Pagkuha ng pagkakataon para makapaghiganti. Ang pangalan ng pelikulang ito ay Forensic. Kamakailan. Napakainip. Lahat pagkatapos manood ng sine, may isang maliit na batang babae. May nakita siya. Gustong kunin ito. Ngunit hamangin at tinangay ito. Hinabol ito ng batang babae. Pagkatapos, nawala ang batang babae. Nagmamadaling nagulat sa pulisya ang magulang ng bata. Nang matagpuan siya ng pulisya, ay wala ng buhay. Nakahiga sa tabi ng basurahan. Ay hindi ito ang unang kaso ng pagpatay. Noong nakaraang buwan, mayroon ding isang katulad na kaso. Ang kanyang pangalan ay Rithika. Pinagpantasyahan niyo ni Rithika. Ito ay isang mas malaking mamamatay tao. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng Departamento ng Paaralan na hulihin ang salarin. Tako, ito ang kaso. Kailangan nating bigyang pansin. Kasi mapanganib na kaso. Boss, mangyaring tawagan ako para sa karagdagang forensics. Ang aming mga tao ay hindi sapat. Ngunit kamakailan lamang sa Departamento ng Pulisya. Inalis ang lahat ng forensic. Isang tao na lang ang natira. Ang pangalan ng lalaking ito ay Samuel. Si Rithika ay hipag ni Samuel. Ngunit bakit nag-aalala? Sa damit ng batang babae, mayroong nakita katulad na katulad sa bakod. May paraan lang si Samuel. Ang katahimikan ay ginto. Kasi kung tutuusin, forensic lang siya. Limitado rin ang kanyang kakayahan. Kaya ito ang unang eksena. Sa kanyang katawan, mayroon ilang pulbos. Ang resulta ng pagsubok ay apog. Kaya't magmula sa punong ito, at pati na rin ang pangalawang eksena kaya papunta na. Some handle dito ang maliit na batang babae. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit dito. Kaya ito ang pangatlong eksena, at ang huling pambihirang punto. Kahit saan sa kanyang damit ay putikan. Kaya malinaw naman na ang lugar na ito. Kailangan din namin makialam ng kaunti. Sa unang tingin, tila mas mababa sa 120 sentimetro. Sa pang problema, ay ang kanyang katawan, ay natuklasan sa tabi ng landfill. Sabi mo, ngunit ganito, ang nagpunta ay dapat na napunta sa landfill. Kaya bakit, hindi niya itinapon ang katawan niya doon? Inimbitahan siya ni Kithika, nais na kumonsulta sa kanya. Ikwento muli ang lahat ng mga detalye ng kaso. Nag-alala ang director. Naisip niya, bakit siya nagretiro? Ngunit naimbitahan pa rin na gawin ang mga ito. Ito na yun, kaso ito. Inaresto nila ang maling tao. Tapos, sa isang pampublikong bus, nalaman nila, ang isang maliit na batang babae ay nasa malalim na pagkawala ng malay. Pinagutos na hulihin ang driver. Sa oras na iyon, ang salarin ay nakaharap lamang sa parusang kamatayan. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, may namatay ulit. Kaya alam na ng pulis. Naaresto nila ang maling tao. Kailangang humingi ng tawad sa miyembro ng pamilya ng driver. Pero mga bagay na katulad nito ay hindi nagkakahalaga ng paghingi ng tawad. Natagpuan ng pulisya ang DNA ng killer. Ito lang ang matagal na panahon. Sa pamamagitan ng kwentong katatapos lang, ito ay isang katwiran lamang. Ang kasalukuyang salarin, kung siya ay isang bata, natagpuan ng pulisya, isang saksi ng nangyari ang kaso. Sakto lang naipasa niya ang basura. Nakita niya ang salarin isang batang lalaki. Ang psychiatrist na ito ay isang pulis. Pamilyar siya sa batang ito. Ang taong iyon, nang makilala niya siya sa unang pagkakataon, naramdaman niya, ang batang ito ay hindi normal. Hanggang isang araw, ang batang lalaki ay sinugatan ng doktor tapos tumakbo palayo. Simula noon, wala nang nakakita sa kanya. Hindi inaasahan. Ngayon bumalik siya. Ang bata ay nasa ospital. Nakatoon ang mga mata niya. Ang susunod na biktima, ang batang babaeng ito. Ngunit nang lumabas ang kanyang mga magulang, nakuha na at nasa kakahuyan. Nahulog sa basurahan ang isang balat ng candy. Na siyang ebidensya lamang. Nagsimula siyang mag-test. Ang mga resulta ay hindi inaasahan. Mayroong tatlong uri ng DNA. Ang isa ay siya. Isa ang pumatay na lalaki. At ang natitirang DNA ay ang anonymous. Siguradong hindi ito maaaring maging DNA ng nagbebenta ng candy. Lumitaw ang pangalawang salarin. Mali na naman yata ako. Ang astig nitong batang babae ay anak na babae ni Kithika. Tungkol sa anip.